Marahil, halos lahat sa atin ay nagamit na ang brand na ito, tulad ng Colgate, ang sabon at shampoo na may brand name na Palmolive. Naging bahagi na ng buhay natin ang mabasa, marinig, makita o magamit ang kilalang brand ng toothpaste na tinatawag na Colgate, at maging ang sabon at shampoo na tinatawag na Palmolive. Pero alam nyo ba kung paano nagsimula ang mga nasabing brand na ito? Yan ang alamin natin ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Ang Colgate at Palmolive ay sinasabing hinango sa negosyanteng Amerikano na si William Colgate. Siya ang nagtayo ng kumpanya na tinatawag na Colgate-Palmolive Philippines Incorporation. Pero alam nyo ba na hindi lamang sa Pilipinas laganap ang produktong ito? Dahil nagsusupply ang Colgate-Palmolive sa 200 na bansa. Si William Colgate ay sinilang noong January 25, 1783 sa Hollingbourne, Kent, England. Siya ay anak ni Robert Colgate at ang asawa nito na si Sarah. Lumipat sila sa Baltimore, Maryland. Bukod sa pagiging magsasaka, ay isa ding negosyante ang kanyang ama. Nagmamay-ari ito ng isang paggawaan ng sabon at kandila. Pero di nagtagal ay nagsara ito at pinagpasya na lamang nilang lumipat sa New York. Dahil ito ang nakamulatang hanap buhay ni William Colgate, ay di naglaon ay nagtayo ito ng sariling paggawaan ng sabon at starch sa New York noong 1806. Noong 1817 ay nagsimulang ilabas sa advertisement ang produkto ni William Colgate. Dahilan kung bakit lalong nakilala ang produkto niya. Taong 1820, noong binuksan nito ang pabrika ng starch sa New Jersey, lubos na nakilala si William Colgate hindi lamang dahil sa kasikatan ng kanyang produkto, kundi dahil sa labis sa pagiging matulungin nito. Pumanaw si William Colgate noong March 25, 1857. Ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Robert Colgate ang pamamalakad sa naiwan nitong negosyo. Noong 1873 ay naglabas na rin sila ng produktong toothpaste na una ay nakalagay sa garapon na kalaunan ay nakalagay na ito sa isang tubo na katulad na nakikita natin ngayon. Nakipag-partner na rin sila sa isang kumpanya ng sabong pangligo na kilala ngayon na Palmolive na dati ay tinatawag na VJ Johnson noong 1928 sa Milwaukee. Naging mahigpit nilang karibal ang Procter & Gamble Company at taong 1953 ay formal itong pinangalanan na Colgate-Palmolive Company bilang pag-alala sa legasiya ni William Colgate.